isipin natin kung habang buhay nakakulong yung ibon, sobrang nakakaawa nila eh. Hmm. Kasi isipin mo, lalaki sila, mapipisa yung itlog, papalaki sila ng magulang nasa loob ng kulungan. Patuturo silang tumuka, nasa kulungan sila. Hmm. Patuturo silang mag-asawa, nasa kulungan sila. Mamamatay sila, nasa kulungan sila. Hmm. Maraming ibon din nakakaranas lumipad kasi binigyan nga sila ng pakpak. Yes. So, ayun yung advocacy namin na hindi lang pangkulungan talaga yung mga alaga natin ibon. Mm. Pwede natin iparana sa kanila kung ano talaga yung disenyo sa kanila ng Diyos. Kasi sayang naman, igukulong natin sila, yung pakpak nila naka-stuck lang. Mm. Di ba? Hindi nila maranasan lumipad na yun talaga yung design nila kung bakit sila nandito. Yan, so nandito po tayo ngayon sa bahay ng aking kaibigan. Alam niyo po, itong aking kaibigan na ito ay nagkakilala kami. 500 subscribers pa lang po ako at siya ay around 10,500. At siya po ay very supportive sa akin. Siya yung nagpo-promote. Oh, support niyo naman po ang YouTube channel ng aking kaibigan. Siya po yung gumagawa sa akin noon. Tapos ngayon, na-overtake. Oo. So ngayon, nandito naman ako to share din naman yung aking mga na-achieve sa pagbablog. Kaya, pasilan nyo naman po si Paolito, FreeFlight. So ayan, kung gusto nyong matuto at makanood ng mga FreeFlight videos yan, subscribe kayo sa channel ko, Paolito FreeFlight. Ngayong episode po, matututunan po natin ang tungkol sa pag-FreeFlight, kung paano ma-train ang inyong mga parrots, lovebirds, at kahit anong ibon actually, basta makawa mo ang tamang proseso. Tama. Kahit anong ibon, kahit anong klaseng ibon yan. At pwede nyo rin pong maging negosyo. Kikilalanin natin si Paolito FreeFlight at ang kanyang mga ibon. Ang pangalan nito? Hermes! Hermes! Come! Good bird! Yan, so kwentuhan mo naman kami paano ka nagsimula sa pag-aalaga ng bird. Can I touch your bird? So ayun nga, nagsimula tayo mag-alaga dito since 2015. Yan. Naging curious lang ako bakit yung kalapati nga, yun, nasabi ko nga, nabalik sa bahay, why not sa akin bumalik? Mm-hmm. Yun. So gumawa ako ng research about sa mga ganun, then natuklasan ko na meron palang hobbing ganito. Doon, pinag-aralan ko yung proseso, yung pag-handfeed, yung pag-training. Then, ayun nga, meron tayong mga iba-ibang grupo dito sa buong Pilipinas. Naging isa tayo sa mga kauna-unahang grupo dito sa Pilipinas na FreeFlight. Mas naging enjoy ako sa hobby na to. So, paano ba ang process ng FreeFlight? Saan ba nagsisimula? Siyempre, magsisimula tayo sa maliit lang, sa handfeed lang siya. Yung handfeed na yon is mga 3 weeks old to 4 weeks old yan. Wala pa silang balahibo. Then, na-handfeed natin sila hanggang sa tumubo yung balahibo na hanggang sa maglakad, hanggang sa maglumipad. Yun, pag lumipad na sila, pag nakita nyo na sila ng complete na yung mga feathers na yan, pwede natin sila training ng indoor, yung tinatawag na indoor, yung close yung ano nyo at recall lang kayo kagaya niya, no? Ngayon, nag-aaral pa lang siya lumipad, tuturuan na natin siya ng indoor. Yan. Ayan siya. Yeah. So, pag mga gantong bata, normal sa kanila yung di pa ganun kagaling dumapo, medyo wala pa silang balance. Paano mo sila namomotivate na ano, lumapit sa'yo pag tinatawag mo? Ang ano ko si sa kanila, sa training ko sa kanila, dapat ako yung master nila, dapat ako yung magulang nila. Yun, hindi ko sila tinatawag para lang pakainin, yan. So, kaya napapansin yun, hindi ko sila pinapakain habang lumalapit sila. Hinihimas ko lang sila. Oy! Gaya! Come! Ayan, yan. Normal yun, yung mga ganang kukulit sila. So, hindi palagi pagkain? Hindi. Band lang, okay na. Band lang kayo. Yan, ganyan lang. Himas-himasin mo siya. Himas-himasin mo ng ganyan. Ito ba hobby o business na rin? Ayun, syempre sa loob ng hobby na yun is pwede natin siyang maging business. Yan. Paano naging negosyo ang pag-alaga ng ibon na ganito? So, ito kasing hobby na to, kailangan natin ng
madaming time. Mm-hmm. So yung iba gusto pumasok sa hobby pero ang wala sila yung time. Mm-hmm. May mga iba-ibang senaryo eh. Bibili sila ng ibon na maliit, mm-hmm. ako'y mag-aalaga hanggang sa lumaki, hanggang sa lumipad. Mm-hmm. Pag nalipad na, so yun, ibabalik ko na sa kanila, ito na yung ibon. So yung pinaka-basic na lang yung gagawin nila, mm-hmm. para mag-free flight. So that's one business, no? Yung training. And then ano pang pwede maging negosyo mo dito? Ayan, syempre pag nag-alaga naman kayo nito, pwede kayo mag-breed ng mga iba-ibang klaseng ibon. Mm-hmm. Yan. Noon, napansin ko, hindi pumasok sa isip nila na pwede palang ibenta yung ganyang kaliit na ibon. Mm-hmm. Kasi isipin nga ng breeder, oh, mabubuhay mo ba yan? Syempre, kaya dati, parang binibigay nga, oh sige, sa'yo na yan. Kung mm-hmm. mabubuhay mo, makarang ganun. Tama. So ngayon, lumawak na tong hobby natin sa FreeFlight. Ngayon, mas tumaas ang bentahan, syempre, ng hand feed. Ano natin siya, naging negosyo na siya sa ngayon. So, ano sekreto? Bakit parang sobrang love na love ka nila? Ayun nga, tulad nga ng sinabi ko kanina, bonding lang talaga as parang anak mo sila. Yan, turing mo sila parang anak, papakain mo sila sa umaga. Dapat, yung mindset nila is ikaw yung source nila ng pagkain, ng tubig, ng kasiyahan. At least, syempre, oh, kaya malambing sila sa akin. Yan. Pag parang sa pusa din or aso, pag oo. Pinakita nila yung belly, uh-huh. yan, sabi-sabi submission nila yan. Oo, oh, ayan, ayan. Ow! Pero no, ayan, kasama. Sabi, nakikiliti sila. Pero kumakagat. Oo, oh, ayan. Ito naman si Saber, yan, isa siyang cockatail na smallest version ng cockatoo. Yan, meron silang crest. Yan. Yan, yung pag nakatayo yan, ibig sabihin, parang comfortable sila. Then, pag nakababa naman yan, is parang meron silang alert. Concerned sila. Ganyan sila. Yes. So, ito ay malambing to. Ito naman yung ibon na sa lahat lang yan, ito ang hindi talaga nanunukha kahit anong gawin mo dyan. Yan. Hindi sila tukain. Mayroon din siyang skill na kaya din niyang kumanta. Sige nga, sample. Yan, sino naman itong makisig na to? Ayan, ang aking isa sa mga veteran nating flyers na sobrang sungit. Ano na to, 3 years na sa akin. Yan, 3 years na si Loki Boy. Isa siyang cock na Indian Ring Neck. Ano personality ni Loki? Sa isang Indian Ring Neck, normal na yan sa kanila yung masungit talaga. Sobrang sungit at nanunuka. Blapping yung tawag sa stage na yun sa ibon. So ayan, sobrang sungat niyan. Ayan. Ayan, oh, makita niyo naman. Oh. Ah, pag nakikita niya sarili niya. Oh, saka vlogger 'yan. Ito talaga ang nagpakilala kay Paolito FreeFlight. Oh. Ano mga tricks ni Loki? Tricks, mga gat. Kasi more on focus sila sa FreeFlight talaga, hindi pero, sila. Pero pag nilalapit mo yung camera sa kanya, yung cellphone. Ayun oh. Gusto niya talaga mag ano eh, mag-vlog. Nasali na siya dati kahit ayan, ayan. Paolito. Paolito. Mm-hmm. Paolito. Ano ba yung ibig sabihin ng FreeFlight? Una tawag nila doon FF, sabi ko ano kaya FF? Mm-hmm. Tapos nalaman ko nga na FreeFlight siya. Sa ibang bansa pala to, ginagawa na tong FreeFlight na to sa Singapore, sa Indonesia. Yung FreeFlight pala, yung papalit pa rin mo yung parrot mo. Pag tinawag, babalik. So, ayun pala yung FreeFlight. Yan po, good morning sa inyo. At nandito tayo ngayon sa an lugar? Kabuyao, Laguna. Yan, Kabuyao, Laguna sa isang malawak na lupain ni Paolito. So ano bang gagawin natin ngayon pagkatapos natin ipakita yung training
indoors, ano ang susunod? Ayun, yun nga, punod natin yung training indoor natin. Ngayon naman, mag-outdoor tayo ng training. Papalik pa rin natin sila dito sa sobrang lawak na lugar at para masanay sila sa mga anumang tunog sa yeah, mga kalsada, yung mga iba't klaseng ibon, yung mga puno. So, at meron ka bang dala ngayon na first time palilipa rin? Meron tayong dala pero hindi natin expect na lilipad siya ngayon pero at least ma-intro natin yung outdoor sa kanya. And bago natin simula na papalipad, syempre pakilala mo naman yung ating special guest. Ayan nga si Chinita, yung aking asawa at ang ating star na si Loki Boy. Yes. At ito ang ating bagong ibon na si Hermes, ang handsmaw at si Kidlat. Kidlat. Si Kidlat po ay napaka-cute. Nagka-Kidlat. Sobrang maligalig niyan. Sobrang bilis din lumipad. Yan, si Kidlat. Ayan po. So tara na, papalipad na kami. Ayan, yung nakita nyo ngayon, ito yung indoor training natin. So, ngayon, in-intro na natin itong outdoor para at least masanay siya kung anong man environment dito. Hindi natin siya ina-expect na lumipad. So at least, ma-orient natin sa kanya na ito pala yung outdoor. At first time niya lalabas. First time niya. So, try natin i-recall. Pero sa ngayon, ano pa siya eh? Parang, ano ba itong lugar na ito? Parang curious pa siya. Nasa-shock pa siya. Kaya yung command natin, hindi pa niya ma-ano ngayon. Hindi nga natingin sa'yo eh. Gaya, try. Ayan, kung mapapansin niyo, ano pa siya eh? Curious pa sa mga bagay-bagay sa mga narinig yung mga ibon na yan. So ngayon lang yan narinig yan, at least na-intro natin sa kanya yung outdoor. So, anong masasabi mo dun sa naging blessing ng pag-aalaga mo ng ibon? Kasi marami kang naging business, naging trainer, nag-buy and sell ng ibon. Tapos magkaroon ng formula, tapos meron ka pang mga ano din is yung pet tags. Yeah. Yun, okay naman at naging sobrang malaking blessing sa amin yung business na to kasi ay nga nakalipat na kami ng bahay. Kasi dati nakikita lang kami. Mhm. Yung kwento namin, nakikita lang kami sa studio ng church namin. Mm-hmm. So hanggang sa ginabayan kami ng aming pastor. Then yun nga nagkaroon kami ng maliit lang na business noon, yung dog tag nga. Mm-hmm. So ayun, sinacrifice ko yung hobby ko kasi syempre walang space. Mm-hmm. Lahat binenta ko, si Loki lang tinira ko. So ayun nga, nakabalik tayo, ang dami nating alagang ibon. Loki boy, good work! Good! Good! Loki boy! Loki! Good! Pagdating naman sa business, meron ka pang isa yung sabi mo gumagawa ka din ng formula, pagkain. So, yun nga, nakagawa tayo ng, naka-formulate tayo ng pagkain nila sa ginagamit sa hand-feed yun. Meron ako sinusupplyan na isang company na nagbibenta sila ng hand-feed formula. Mm-hmm. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman yun. Isang taon na. Isang taon na. And gaano karami yung nabibenta mo na kung tuloy-tuloy? Isang monthly? Monthly, 100 kilo eh. 100 kilos? Oo. Oh. So bakit ganitong oras kailangan magpalipad, no? Para yung mas maganda din yung panahon saka kung sakaling may mangyari at least mahaba yung araw natin para maghanap, mag-rescue. So, and maganda din yung sikat ng araw sa kanila. Game, ready. 1 2 3. Okay.
Saber. Good bird. Galing. So yung sound ba na pagpito mo, iba-ibang tawag, iba-iba yung may tunog? May pattern ako eh. Kapag, kasi itong pito ko, ay, warning lang siya eh. Kaya kunyari pag ganito, medyo mild lang na warning yun. Mm-hmm. Pero pag yung alam na nila sunod-sunod, yung pito ko, yun, kailangan asap silang makabalik sa akin. Uh-huh. O, alam na nila yun. So, na-training natin sila sa ganun. At nakakatuwa kasi yung alpha mo, si Loki, alam niya yung command mo, parehong-pareho ng tunog nung... Na-adapt niya to. So, hindi ko din na-explain eh, na ganyan yung mangyara sa buong team namin sa FreeFlight. So, in-apply na lang namin at okay naman yung palipad namin ngayon. Kita mo? Kasama na ba yun sa pag-aalaga? So, alin? Yeah, meron kang blessing sa ulo. Ayun, normal na yan, syempre. Yung mga ipot na yan. So, kung maarte tayo sa ipot, hindi tayo pwede pumasok sa hobby na to. So, yan yung literal na ipot sa ulo na hindi negative. Oo. Oo, yan. Ayun yung positive. Kaya pala makapal ang buhok mo. Ayun ang sigurado natin, ipot ng ibon. So, paano ba talaga nagkakaroon ng malalim na banding? No, bago, kasi kanina kahit di mo pituhan, lumalapit sa'yo, kahit sigawan mo lang, boses mo lang. Paano mo na-achieve yung ganong closeness? Para sa akin, nagpapakamagulang lang ako sa kanila eh. Mm-hmm. Kasi pagmulat ng mata nila, ako na talaga yung nakagisnan nila. Mm-hmm. Siyempre, kung paano ko sila sawayin. Mm-hmm. Parang ano din, parang may anak ka din. Paano mo sila himas-himasin, yan. Mm-hmm. Paano mo sila alagaan, paano mo sila pakainin. Mm-hmm. Kausapin mo sila. So, ayun, part na yun ng bonding eh. Mm-hmm. Then, yung pinaka-bonding talaga is, yun, papaliparin mo sila. Mm-hmm. Although, hindi ka kasama sa paglipad, di ba? Kasi mas maganda sana yun eh. Yeah. Sama-sama kami lumipad. So, hindi eh. At least, napaparanas ko nga. Ayun nga yung mahalaga eh. Yung sinasabi ko. Napaparanas ko sa kanila yung, alam ba, dapat nilang maranasan dito sa outdoor. Diba? Yan. At least doon siguro, naisip nila, okay, nagagamit ko kung ano talaga meron ako. Mm-hmm. Dito sa taon na to, ito yung nagpapaano sa atin. Uh-huh. So, tingin ko, yung naisip nila eh. Ayan, pagkatapos natin mag-recall, indoor, outdoor, saka natin sila papakainin ng breakfast nila. Ito yung sinasabi kong pinaka-reward nila. Mm-hmm. Hindi naman totally reward na pag lumapit sa'yo, papakainin mo. Ito yung pagkatapos ng buong training namin, saka natin sila papakainin. Mm-hmm. So ito, hindi naman siya gaanong malamig at hindi siya gaanong kainit. Medyo warm lang. Yan. Tapos ganyan yung texture niya. So gagamit tayo ng syringe. Yan. So kahit malalaki na, syringe pa rin. Oo. Pero yung iba dyan, nagsisense na. Ila lang naman papakainin natin ng bata pa. Yeah. Dito rin. Diyan rin siya pinapakain. Hindi siya papakain ko, kusa na yan. Yan. Ang tawag dito sa process na ginagawa natin is crop feeding. Yan. Ibig sabihin ng crop feeding, recta na sa crop nila, gawa na itong host. So, may explanation dito kung paano ito gawin. Ganito lang naman, madali lang naman. Pagkabukas nyo ng bunganga, going right to left. Ganyan dapat ang pasok yan. Kasi dito, pabaga itong ganito eh. Pabagay. Papuntang bagay yan. Ano mangyayari pag nagkamali ka? Seconds lang, patay na sila. My goodness. Kaya medyo komplikado itong crop feeding. Pero kaya ko ito ginagawa kasi nga yung process natin ng training, hindi sila habol sa pagkain. Kaya pagkakain nila, direkta na sila sa cage. Yun na yun. 30cc yan. Yan. Yan, busog na yan. Sari, siya na magpapasok sa sarili niya yan. Oh. Ah, sinusubo na. Ipapress mo na lang. Kahit tugutin ko yan, alam na yan. Repress ko na lang na ganyan. Kung isipin natin, kung habang buhay nakakulong yung ibon, sobrang nakakaawa nila eh. Mm. Kasi isipin mo, lalaki sila, mapipisa yung itlog, papalaking sila ng magulang nasa loob ng kulungan. Tuturo silang tumuka, nasa kulungan sila. Mm. Patuturo silang mag-asawa, nasa kulungan sila. Mamamatay sila, nasa kulungan sila. Mm. Maraming ibon din nakakaranas lumipad kasi binigyan nga sila ng pakpak.
Yes. So, ayun yung advocacy namin na hindi lang pangkulungan talaga yung mga alaga natin ibon. Mm. Pwede natin iparana sa kanila kung ano talaga yung disenyo sa kanila ng mm. Diyos. Kasi sayang naman, igukulong natin sila, yung pakpak nila naka-stack lang. Mm-hmm. Diba? Hindi nila maranasan yung lumipad na yun talaga yung design nila kung bakit sila nandito. 2, 3. Bye! May naiman dito sa likod ko. Jeremiah! Come! Baba na! Jeremiah! Come! Jeremiah! So isa na naman pong episode dito sa Agri sa Agri. Nagkaroon tayo ng mga episode tungkol sa isda, tungkol sa kung ano-ano mga pwedeng itanim, at maraming ornamental fish. Ngayon naman, ibon. So ito pong ibon na ito ay pwedeng maging negosyo at tanggal din ng stress. Wow. So agree ka ba sa agri? Agree! Yeah. Sa agri! Nakakagato. Agri sa agri! Woo!